Kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ngayon po ay Lunes Santo at sa ating pakikiisa sa mga tampok na pagdiriwang ngayong banal na Sanlinggo, tayong lahat ay inaanyayahan upang makiisa sa paghihirap at pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Samantalahin po natin ang mga pagkakataong ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na binaliwala natin ang Kanyang presensya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangunawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, nakasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad ko siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kaniyang tinig. Ang maroopok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ang loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kaniyang mga tupa.
Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kaniyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa pangapanganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, na iyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ang dalisay na nardo at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaraon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig
kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po ay formal na sinimula ng simbahan ang pagpasok natin sa banal na Sanglinggo. Ang pinaka tampok na mga pagdiriwang sa buong kalendaryo ng simbahan sa buong taon. Kung matatandaan po ninyo, simula noong February 14, Ash Wednesday, ay inanyayahan tayong lahat na maghanda upang makasama tayo sa linggong ito na sana ay pagninilay tungkol sa pagpapakasakit, pagkamatay o paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus, ang kanyang pag-aalay ng buhay on the one hand and on the other hand in the context of salvation history, ang ating kaligtasan na siyang mabuting balita para sa ating lahat. Ito rin po ay panahon ng pagdarasal at pakikiisa sa buong simbahan para makasama tayo sa kanyang natatanging mga pagdiriwang at makinabang sa muling pagkabuhay. Sa pag-aalay ng buhay ni Jesus sa krus, pinatunayan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal bilang kanyang nilikha at kung gaano siya katapat sa kanyang pangako o sa kanyang tipan. Sa ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Jesus ng kanyang buhay sa krus, naging makabuluhang lalo ang sinabi ni San Juan sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kung kaya tayo ay Kanyang sinagip sa kamatayan, at dapat natin itong paniwalaan. Kung kaya nga ang paanyaya sa ating lahat ay samantalahin ang mga panahong ito upang tayo ay makinabang sa pagdiriwang na ito bilang pakikiisa kay Kristo at pagninilay sa ating kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, huwag sana tayong madistract sa mga panahon na ito na tayo ay nagnanais makiisa sa banal at pinakabanal na pagdiriwang sa buong taon. Huwag sana nating baliwalain ang paanyayang ito ng simbahan katulad ng narinig nating pagwawalang halaga ni Judas Iscariote at mga kasamahan niya sa presensya ng ating Panginoon. Napakaganda pong halimbawa ang ibinigay na pagpapahalaga ng magkakapatid na Marta, Lazarus at Maria sa ating Panginoong Jesus. Binigyan nila ng panahon at pagpapahalaga ang ating Panginoong Jesus, tanda ng malaki nilang pananampalataya at paniniwala sa Kanya. At yung ginawang yan ng magkakapatid ay modelo nating lahat ngayong mga panahon na ito at sa buong taon. Kung mahalaga sa atin ang ating sinusundan, na sinasabi nating ang ating Panginoong Jesus nung tayo ay binyagan, maglalaan din tayo ng panahon para sa Kanya. Kung tutuusin, hindi na kailangan ito ng ating Panginoong Jesus sapagkat siya'y Diyos na. Wala nang kailangang papuri at pagpapahalaga ang maidadagdag sa kanyang pagka-Diyos.
sa paglalaan natin ang panahon para sa Kanya, ngayong mga panahon na ito, lalong-lalo na, ang pinadadalisay at pinadadakila noon ay tayo, sapagkat inilalapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga may paalaala ang simbahan sa mga panahon na ito. Magdasal tayo kasama ang ating mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Nakakatuwa po na makita na marami ang nagbibisita iglesia ngayong mga panahon na ito. At sana'y magsama pa tayo ng mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso palapit kay Kristo ngayong mga panahon na ito. Let us grab the opportunity habang tayo ay nakikiisa sa mga banal na pagdiriwang. Makilahok po tayo sa magaganap na pagdiriwang sa loob ng mga panahon na ito, lalo na ang Paschal Triduum na sinusumulan sa Huwebes Santo, yung Last Supper Mass, at nagtatapos sa Easter Vigil. Ikatlo, focus on Jesus' passion and death. Minimize distraction or distractions, especially the use of gadgets or leisure. Hindi po ito panahon para pumunta tayo sa beach at magsaya. Hindi rin po ito panahon para tayo ay mag-anyaya ng isang maingay na selebrasyon katulad ng pagbidyoke, lalo na kung Biyernes Santo at pag-iinom. Ito ay panahon ng pagsasakripisyo. Manahimik, magnilay sa salita ng Diyos, makinig sa sasabihin ng Panginoon. Magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal at magsisi sa mga nagawang kasalanan. Ang kumpisyon po dito sa Pambansang Dambana simula Lunes Santo hanggang Sabado ng umaga ay available para sa ating lahat. Nawa, samantalahin po natin ito. Huwag nating tularan si Judas Iscariote at kanyang mga kasamahan na binaliwala at hindi pinahalagahan ang ating Panginoong Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, himasukat ang galak ko. Pagkat aking inibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga ginaganap naming paghain
na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulang. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pag-ita na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo ko sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang payapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa Alay Kapwa, para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sa Sakit Bazar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ikalima, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay nanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikawalo, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana, ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay naanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na magpapalaala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan li ang kabanalan na taaril ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.